This is Sports Top BH. Kapag ikaw ay isang star player o isa sa mga inaasahang player ng isang team, gagawin lahat ng management para lang mag-stay ka in the long run. Maliban sa sweldo, nakakatanggap din ang mga PBA players ng bonuses kapag naipanalo nila ang game o may certain achievement silang nakamit. Ito ay isang paraan para ganahan ang manlalaro na ibigay ang 101% niya sa loob ng court. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga napakatamis na bonuses ng PBA stars. Gagawin natin example ang tinaguriang demolition man na si Danny Ai. Siya ay isa sa mga high-valued stars ng PBA noong 2000s, kaya todong-todo ang bonus package na ibinigay sa kanya. So let's get straight to the point. This is the package from 2011 to 2016. Naka-max salary sa Ildefonso ng 500,000 pesos a month. In every win sa LMs at semis, makakatanggap siya ng 100,000 pesos pataas. At bawat panalo naman sa finals ay katumbas ng 120,000 pataas. Kapag siya ang tinanghal na best player of the game, times 4 ang makukuha niyang bonus. Kapag magiging MVP naman siya, ay 5 million pesos ang makukuha niya. 1 million naman bawat isa kung makapasok siya sa top 10 ng rebounds, points, at blocks in a single conference. 1 million each din kapag manalo siya ng Defensive Player of the Year, PBA All-Defense Team at Sportsmanship Award. If makuha niya ang Best Player of the Conference, 1.5 million pesos at isang brand new car galing sa Ford na hindi hihigit sa 3 million ang maghihintay sa kanya. If Finals MVP naman, 2 million pesos plus brand new card valued below 3 million is waiting for him. Kapag Mythical 5, 1 million plus sasakyan ulit under 3 million. At ito ang matindi. If the team makes it to the semis, makakakuha siya ng 6 na first class ticket mula sa Philippine Airlines papuntang US. At kapag nakapag-finals naman ang team, he will get one car worth 1.5 million pesos from Ford. Kapag ganyan ang makukuha mo, ewan ko lang kung hindi ka pagandahan sa laro. So, base sa data ni Danny Ai, most likely, ganon din o higit pa ang nakukuha ng mga high-value PBA superstars gaya ni ng James Yap, Junemar Fajardo at Japet Aguilar. Basta ang alam ko, masobra pa dyan kung under ka sa SMC. Pero sa next episode na natin yan, tatalakayin. Nagustuhan mo ang ating kwento, please like, share, and subscribe for more. Again, this is Sports.ph.